Hi, fantastic morning. And hello, hello. Welcome sa lahat ng mga first timer dito. Okay? So, welcome to our KSP. Yan. So, sa mga first time dito na umattend ng KSP, kindly type yes. Type ka naman ng yes dyan before we start. Okay, sige. Ngayon, sa mga first timer natin ngayon, okay, so grabe, you will witness naman mga iba't ibang kwento, okay, sa mga taong nag-join at nagsimula dito kay iFern. Okay, so ngayon, meaning ng KSP natin is kasama sa pagyaman, katulong sa pagyaman, yan. So, it's a iFern key. System and Prosperity. That's the KSP. Yan. So, excited na ba kayo for today's mga ating guests for our KSP? Yes! Kung excited kayo, type yes! Yes! Yan. So, anyway, we're going to start. And grabe tong unang taong tatawagin ko. Okay? So, sobrang ganda nito. Max, maganda to. Yan. Sa mga ano dyan, boys dyan, sorry kasi hindi na pwede. Okay, she's a graduate from DL, De La Salle, Manila. Pero bago po yan pala guys, my name is Sean Anthony Javillana, sa hindi pa po nakakilala sa akin. I will be your host for today. Yan. So excited ba kayo? And eto pa, hindi na rin siya first time sa ganitong negosyo. Okay, may mga sinalihan na rin po siya. Siya na po mamaya amang i-explain, okay, ng mga anong background niya. And then, 7 years in real estate business, nag-real estate po siya. Okay, naging top distributor, earning 6 digits a month already. Yeah, palakpakan naman to natin, grabe itong patindi to. Okay, and then part of overall top D in 2020. Yan. Tapos, field manager siya and iFern High Peace Club member. And then she's one of the iFern Millionaires Club member. Grabe. So, hindi ko na patatagalin. Let's all welcome upline Karen Akot. Yan. Hello! iFern-tastic morning, everyone! iFern-tastic morning, upline. Kamusta po? Grabe, naingit ako sa mic mo, kaya nag-mic din ako. Okay, okay. Anyway, so upline, say hi ka naman sa mga leaders, downlines mo ngayon na nanonood. Pag may gusto kang batiin, it's time na i-greet mo sila. Sige po. Hello, iFantastic Morning, Supreme Team, and of course, Supreme Love Team, Supreme Steward, Supreme Band, Supreme Conquerors, Blessed Supreme, ayan, under the Supreme Love Team. And so yan. So anyway, welcome upline Karen. So it's a pleasure na binigyan mo kami ng oras. Okay, alam ko sobrang busy ka, but share, you will be sharing your experience. So ang tema ng ating ngayong KSP is ang iFern Millionaires. Yeah. Yes. Ang mga guest po natin ay galing po sa AIM Global. Yon. Okay, so sa may mga familiar po dyan, hindi na po pala AIM Global ang pangalan. Easy na po pala. Empowered Consumerism. Yan. Okay, so upline, pwede ba ma-share mo sa amin? Okay, hard na po siya. Okay, so hello upline Karen, can you share, tell us about your background? Gusto malaman lang mga viewers kasi natin kung sino pa si Karen ako. Ayan. So, hello guys. I'm 29 years old. I just turned 29 last May 8. And before iFern, I was in the real estate business for 7 years. So, before that pa, actually, hindi na ako bago sa network marketing. This is actually my 4th company. So, the first one, sabihin ko na lang din for transparency. The first one that I joined was Uno. Ayan. I was 16 years old. Then, during that time, talagang wala akong idea about the network marketing industry. Nag-join lang ako kasi may kotse daw at yayaman daw ako, et cetera, ganyan. So nag-join ako, tsaka yun, at tsaka, naalala ko yun sa Mega Mall, may
may binubuhat siya, hindi niya mabuhat, tapos nagsuot lang siya ng bracelet, pagbuhat niya, ay, lumakas siya. So, syempre ako, I was 16 years old, wow, grabe, amazing. Ayan. So, nag-join ako during that time. Yun lang yun, as in very ano lang. Then walang nangyari sa akin. Then, 17, I was still in college that time, na-meet ko naman si Global Fusion Incorporated. Dun. During that time, dun ko na nalaman about the network marketing industry. And dun ako na in love. Kasi, sa industriya, kasi dun ko natutunan ano ba talaga siya, kung gano'n ba siya kaganda talaga. Unfortunately, that company, after 3 years, nagsara. Okay, so kahit na sobrang, tama, extra juice. Yun, may mga ganun, no, na mga produkto. Even sa second company ko, meron kaming bracelet na kamahal-mahal, 9,000, mga 8,900 na bracelet. Yan, minsan kinukwento ko yan, no. Yayaman daw ako because of that bracelet. Okay, so I was doing it, nabibenta ko naman, kahit pa paano, kumita naman ako doon. Yun nga lang, it was very, very hard for me. Kasi, yun nga, ang hirap eh. Benta ko bracelet, 9,000 worth, diba? So, after that, nung nawala yun, at first, I thought na parang, ay, hindi talaga ako pang networking. Naisip ko na yun. Kaya during that time, napunta ko sa real estate. So, nung napunta ko sa real estate, yun yung start nung 7 years ko, no? Pero during that time, yung kapatid ko, na si Renz Akot, na nakikinig din, no, siya yung nag-pursue sa different company at yun na yung AIM Global. So, that's my third company. Applying ko dun yung kapatid ko. Then, sabi nila, yayaman din ako dun. Okay. So, syempre, support, ganyan. Dun ko na-meet yung iba dito. Then, no, probably hindi rin ako na-meet kasi inactive ako that time. Pero kahit papano, yung kapatid ko and yung isang leader niya, yan, si Carlo, talagang support ako kasi grabing gagaling nila, no? And then, during that time, I wasn't really aware of what's happening inside the company, no? So, though alam ko na nag-network sa abroad, ganyan, mga African nations, ganyan, nakikita ko yung listahan, prospect list ng kapatid ko, hindi ko na maintindihan yung mga pangapangalan. Even yung kapatid ko pa nagsasalita, hindi ko na rin maintindihan kasi iba na siya magsalita. And then, during that time, yung May of 2019, umattend pa ako ng last event nila sa Philippine Arena. And that was the time na sila upline Mike Yulo, sila Carlo, sinasabi na nila may good news. Ayan. Then, yun yung time na June of 2019, kinukulit ko na si Upmike. Upmike, ano ba yung good news? Kasi wala talaga silang sinasabi sa akin. Like, imagine kakatapos lang ng event, no, ng AIM, then ano ba yung good news? And they were very excited about that good news. And then nung pinilit ko na si Up, tara kita na tayo, gusto ko na malaman yung good news mo. Kahit na hindi naman ako talaga active, pero in my heart talaga, I really love network marketing. But I was doing, yan, si Carlo, naalala ko sa bus pa lang, no, nagsasabi na siya may good news siya. So, I thought, may good news na parang plano sa grupo namin in Global, pero iba na pala. So, nung time na yun, kinulit ko si Upmike, Up, tara kita na tayo. That was June of 2019. And that was the time si Upmike tsaka si Up Angge, magkasama sila. That was the time they presented iFord to me. Ayan. So, that was yung pinagdaanan ko before iFord. Ayan. Ganon. Ganon ka pala para na-invite dahil sa good news. Oh, sa good news. Okay, so, meron mo pala nalaman si iFern sa good news. Sino ba lahat? Lahat ba dito nakarinig na ng good news? Yes! Yun ang pinakamagandang good news na narinig mo, diba? Oo, grabe. Nakaka-curious kasi. Good news lang talaga sinasabi nila. Okay, so, anyway, paano ka naka-join upline? Like, paano mo na gawa ng paraan? Kasi mostly ng mga dati mga first-timer dito na they're willing na minsan they're asking, nag-iisip yung paraan paano makapag-join. Ikaw pa, friend, paano ka nakapag-join at anong package yung kinuha mo kaagad kay iFriend? Ah, okay. Actually, nung time na yon nung kinakausap na kami ni Upmai, kasi nung siyempre, kahit pa paano, mga 6 years na ako sa real estate noon during that time, no? So, kahit pa paano, yun talaga yung focus ko na. And kahit na nag-member ako sa AIM during that time, hindi na ako talaga active. So, nung pinresent sa akin si iFrame,
Noong una pa lang, lilipat kami ng ibang network marketing company. Nasa utak ko na, kung sasali man ako dito, baka ganun lang din, support lang din. Diba? Parang ganun yung nasa isip ko. Kasi parang, yun nga, with my partner as well, na nasinali ko rin dun sa third company ko, tapos biglang pagkasali niya, konting months lang, biglang nagsara. So, di ba, parang may negative experience na siya. So, medyo negative na siya. In fact, I remember, during that time, Coffee Bean Robinson's Galleria, lumalabas-labas siya. Parang kunwari, may kinakausap siyang ganyan. May mga kliyente naman tumatawag, pero hindi siya ganun nakikinig. Ako, nakikinig lang din ako, kasi syempre, kilala ko naman sila, Up Mike Yulo and Angela Yulo. And wala pa silang ganung resulta nung during that time. Kasi kakasali lang din nila. No? So, I wasn't really basing it on their results. Pero nakita ko yung, syempre, kinuwento nila yung resulta nila Up Mike, ay nila Up Zach, na nagulat din ako, no? Pinakita sa akin yung mga produkto. Doon ako talaga noong una doon ako nakuha. Dahil naisip ko kasi, wala namang mawala. Pagka nag-invest ako, may produktong makuha, magagamit pa ng tatay ko. Kasi yung tatay ko, mataas ang sugar niya, so marami siyang sakit-sakit. In fact, before pandemic, lagi siya nasa ICU and sobrang hirap din kami dahil financially, every day, 50,000 ang room niya, no? So, dumating sa point na nung nilabas siya namin, kailangan na daw siya mag-dialysis. And buti na lang, nung pinatry ko si Iford, noong una kasi, to be honest, may doubts talaga ako. Gusto ko lang talaga bumili ng products. Tapos sabi ko kala, up, total lang, dito rin tayo, magkasama na rin tayo, nasa galeria na rin kami, punta tayo sa office. Pagdating namin sa office, nandun na ako sa point na, ay, totoo palang may building. Kasi first time ako nakarinig ng network marketing na may building, kasi usually, nagre-rent lang ng office, ganyan. Pagtingin ko doon, tapos na-meet ko pa si Sir Tom, sobrang nano ko. Then, kaso, wala akong money. No? I don't have money. Tapos si Ben, sinasabi sa akin, kasi madali ko siya utangan, pautang mo na, ganyan. Kaso, sinasabi niya sa akin, yan na naman, ganto-ganyan, networking na naman yan. So in my mind, tatry ko pa rin siya, pero paano yan? Yung partner ko, hindi ako susuportahan. Isa lang yung naipasok ko nung una, standard. Tapos, during that time, ay alam to nila, applying Carlo, ganyan-ganyan. Nagpupunta na ako ng Green Hills, naghahanap na ako ng mga gamit na pwede kong ibenta, mga gadgets. So, yun, naalala ko yung laptop ko na bagong bili ko din. I think I was able to sell it for 40,000 kasi medyo high-end din yun. So, nakumpleto ko si 59.5. And bakit ko kinumpleto si 59.5? Kasi nung, hindi ko pa na actually 40,000 plus 8, kulang pa rin, pero pinilit ko na talaga si Ben na pautangin ako. Kasi nga, sabi ko, promise talagang pag nag-boom to, mahirap nang magsisi, di ba? So, in short, yung pinayin ko na 59.5, halo-halo yun ng utang at benta. Kasi wala na, tama eh, wala naman akong credit card, no? Wala rin siyang credit card, no? Yung partner ko. And ang nakakatuwa nun, he was supportive enough to believe in me, no? Kahit papano, kahit wala na siyang tiwala talaga sa industriya. So sabi ko na lang, anyway, may produkto naman, gamitin na lang natin, etc. Ganun. So that was the whole plan. Pero in my mind, 59.5 na ipapasok ko kasi alam ko ang network marketing. Pag ito, boom, nag-boom to, iba. At position ka na yung sarili ko. No? Because of my experience in the 3 previous companies that I joined, alam ko kung gano'ng ka-importante yung positioning. Kaya pinush ko talaga si 59.5. No? Kapag sinecure ko na si 8.5 ko, kasi yun lang talaga yung meron ako, nasa office na kami, sinecure ko muna yon, then sa ako talaga pinush si 59.5. Yun yung time na yun. Yun, di ba? Nakaka-inspired ng utang at nagbenta. Ayan, grabe yan. So, totoo naman, that's a good idea na magbebenta ka, di ba? Kasi yung gamit, lumuluma din naman yan. Eh. Correct. Pag lumuma yan, di ba? Makakabili ka naman ulit ng bago. And sa mga nag-iisip dyan, kung meron kang ibenta ngayon, ibenta mo na. Kasi bakit? Time welcome, bakit hindi mo yan mabenta? Luluma yan. Kasi ipapasok mo naman sa negosyo. And then, at the same time, pag yan na ibenta mo, marami kang mababibili na ganyan pag kumita. Totoo. Di ba? Nangutang, tama. So very inspiring, di ba? Nangutang siya. Wala din siyang pera. So baka sa mga iniisip ko siya ng iba na may mga pera, hindi po.
ginawan po talaga ng paraan. So, hindi yes. excuse na walang pera, di ba? So, grabe ka, Upline. So, ito naman next na question ko sa iyo, Upline. Bakit ka pala nag-join at para saan mo ginagawa si Iver? Yun. Yeah. First off, yun nga, yung unang reason ko talaga is yung ano, yung products nakita ko, it can help my father, which it really did kasi nung time na diagnose siya, na for dialysis na siya, at nagkasakto kaka-member ko lang na Iver noon, sabi ko kay mama, mapatry muna natin kay papa yung mga products, mali mo mag-work, di ba? At least, mahirap kasi pag nag-dialysis ka, as per the doctor, forever na yon, no? So, tinry namin, kasi wala naman din kaming choice, edi try na lang din namin. Tapos after 2 weeks, bumalik ulit kami sa ospital, sabi ng doktor, oh, ayun pala, okay na resulta mo. Okay na to. Hindi mo na kailangan mag-dialysis. Tuloy mo lang kung ano yung iniinom mong gamot. Yung ano, yung vitamins. As in from that, kasi ako, wala pa akong ganong kabigat na, ano, na credibility sa, yung, ano ko, yung trust ko sa products. Kasi hindi ko pa masyado alam, bago pa lang ako. Pero nung sinabi ng doktor, oh, okay na to. Ito ba yung tinitake nyo? Oh, sige, tuloy nyo lang to. Ganyan. Tapos, hindi na siya kailangan mag-dialysis. Yung, alam mo yung parang tanggal ako ng, ano, ng ano, by the way, no, breadwinner, no, so both of my parents, wala silang work kasi yung dad ko nag-retire na siya na mas maaga because of the sickness. So, kami magkakapatid, nag-aati-ate. So, talagang, para sa akin, blessing talaga si Lord. Ay, blessing talaga ni Lord si Iver sa family namin at, you know, sa personal ano ko na rin. Kasi, syempre, marami ka naman pwedeng gawin eh. Marami kang pwedeng gawin na trabaho, na kikita ka. Pero this is something that overall, package na siya. Diba? Gaganda health mo, kikita ka, mag-grow ka as a person, marami kang mamimit, makakapag-shopping ka ng libre, ang dami, masaya, yung ganon. So, it's a overall package na eventually na-realize ko na buti na lang talaga, tinry ko siya. Kasi lagi kong sinasabi yung word na try. Kasi you'll never know talaga kung hindi natin susubukan, diba? And buti na lang, sinecure ko na yung slot ko. And that was the reason why, yun, of course, una yung health. Then, secondly, sabi ko nga, kaya ako siya pinush na 59.5. Kasi yung positioning. Kasi, sa totoo lang, ano, upline siya, no? Hindi naman tayo nagkakaiba ng kahit papano ng experience. When I was in Philippine Arena, baka nandun ka pa, baka nakita pa tayo, hindi lang tayo magkakilala during that time, I was at the back of the 55,000 capacity seats ng Philippine Arena. And I was, syempre, nagka-clap ako, may banda, etc., ganyan. Nai-imagine ko yung sarili ko na gusto ko rin yan. Gusto ko na ako yung awardan ng ganyan. Gusto ko yung grupo ko, yung magpapalakpak pag ako tatawagin na ako sa stage. Tapos ako yung nasa VIP na sa harap, ganyan. And nai-imagine ko yung sarili ko. Ito, in a networking, ano ha, technique, ano na to, sense kasi nga, hindi naman ako bago sa networking. Yung positioning talaga na natayo na una tayo yung pioneer, tapos eventually may experience natin yun yung isang reason kung bakit ko pinush siya na pumusisyon at bakit ko siya pinush na gawin, kasi nakikita ko yung sarili ko na eventually tayo yung ganun, na kapag imagine 5 years pa nga lang si Iver, grabe na yung nangyayari, nagsi 6-digit na tayo, ganyan, pero what more pa, di ba, after 10 years, grabe na, nababaliw ako sa vision, no, sa vision ng company. Ang ganda ng produkto. Kung yung ibang ang hindi ganun kaganda yung produkto, grabe yung nangyayari. What more pa tayo? So, doon ako nababaliw ngayon sa vision ng company, sa vision ng presidente, sa produkto, sa lahat. And of course, ang deepest why ko pa rin is ano, yung family ko together, yun nga. Diba? Kasi pwede kong sabihin na, kasi okay na sa akin na napaggamot yung daddy ko. Pero hindi talaga yung vision na hindi ako materialist, hindi ako material, ano ha, hindi ako ma-material na bag, ano, ano ba to? Hindi ako ma-material. But, you know, but, pinakita kasi sa akin ni Iver na kaya kasi, na yung tipong mai-imagine mo, sabihin nyo ng ang OA ko, pero yung mai-imagine mo na eventually, tayo na yung magkakaroon ng sarili nating arena, di ba? Tayo na yung magkakaroon ng mga big things na you can never, ano, imagine before. No, ganun na yung bigger picture sa akin ngayon. No, yung nakikita ko. And of course, kasama ko dun yung family ko. Na eventually sila rin, no, na dati na ano, simpleng buhay lang yung okay sa kanila, ganyan. Pero grabe, nai-imagine ko na yun, yung mga lahat sila naka yung pagpi-picture kami sa LB store, lahat sila naka kami, lahat ng family, ganyan. Lahat, tas
yung mga yung kanya-kanya kaming bahay, mga kanya-kanya kaming luxury cars, ganun, ganun na yung nai-imagine ko. Again, hindi in material sense, but kasama na rin yun, but you know, in that what makes me happy, di ba? And that what makes my family happy. Ganun. So, grabe, yung mga deepest sweat na yan talagang siguradong matutupad yan eh. Kasi, di ba? So, you're not just... Deepest why and wildest dreams. Wildest dreams, ate. Wildest dreams ang tawag. Yes. So, ayun, ang ganda kasi yung father pala niya is like gumaling. So, tama, because of the how effective the product. Sobrang dami po talaga. Yesterday lang, gusto share lang for everybody nandito. Share sa amin ng isang mga nag-family pit ng mga nag-join sa amin sa isang lugar dito. Na talagang ano guys ha, may tanning na ng June. Tanning na, mamatay na, piniprepare na lang yung kabaong, lahat na. Ay grabe po lang nangyari yan, ngayon buhay pa. Kasi nung pinag-take to ng Power Trio, talagang ewan ko marang may miracle doon na nangyari. And yung taong yon ngayon, kapag lakad ulit, nakapagsalita, alam mo yung tanggap ka ng pamilya na mamamatay na lang ito. Pero nung gumamit ng produkto, ay iba talaga, naging power ulit. Diba? Correct, so, correct. Very, grabe ang dami natulungan ng product, kaya especially sa ano natin. So it's a very powerful testimony also. Yung sa kay upline Karen, doon gumaling. Yan, gumaling yung pattern niya. And then, just nangarap ka ng todo na possible na mangyayari to sa kanya, it's because of the product eh. Kasi yung product na meron tayo is very effective. Mura pa, effective na. So, tama, you have to dream your wildest dream because you have the very good product eh. Diba? Yes, correct. Todo mo na kung andito ka na sa iPhone, maganda product, todo mo na. Correct. Tsaka posible kasi talaga because it's already happening. Correct. No, sa mga uplines natin. Kaya wag na no, itodo lang ang itodo, okay? Yes. So, thank you so much, upline. For the last upline, ano yung mga advice mo sa mga participants natin ngayon? Okay, both members and non-members. Ano yung may papayo mo sa kanila? Okay, so of course, para dun muna sa mga non-members. Guys, huwag yun na patagalin, sumali na kayo. Diba? Wala nang abog-abog, wala nang kung ano pang ano. Dahil again, no, you'll never know unless you join. No, walang hindi ito yung tipong ipapakita sa inyo yung pwede mangyari sa inyo. No, yes, it can happen. No, nakikita nyo naman yung mga resulta namin. Pero kung puro kayo duda, wala talaga kung di nyo rin gagawin. So mag-join na kayo. Yun lang masasabi ko. No, kasi pag nag-join kayo, dun kayo mapa-plug in sa system. Dun nyo makikita, mamimit yung mga grupo. Dun nyo marirealize pakunti-kunti kung yung mga reasons, no, at yung dun kayo ma-develop yung kaya ako to talaga tinry kasi ito yung gusto ko. Okay, kasi hindi ko naman binalak yung mga free shopping, free ganito nung una eh, dahil hindi ko pa naman alam yung sistema na ganun pala, natural na may ganun talaga eh. So wala na tayong choice, 'di ba? So that's number one for those na hindi pa member. Ngayon, for those naman na member, no, na bago pa lang ako, it was ito ha, to be honest, the first siguro na nahirapan ako because I was in the corporate world, no, for 7 years, vice president. Wow, makan vice president, no. Pero kasi kumpanya ng fiance ko, division sales head, etc. Ano, sanay ako na ako yung nagtuturo, sanay ako yung kasi syempre first hand sa akin magagaling yung project, din ako yung nagtuturo, din ako yung ano, lahat ng mini-mentor sa akin event pinapasok ko lang sa ano. So it was hard for me to say yes upline. Okay, kasi ano eh, parang hindi naman most of the time, no. Sometimes, no, siguro talagang meron siguro sa inyo na posibleng mas bata yung apply nyo kaysa sa inyo, or you know, you have more achievements than your upline, no. And I know how it feels, no. Pero at the end of the day, I realized na sino ba yung may resulta in terms of iFern? Sino ba yung you know, ginagawa yung sistema? Kasi hindi ka naman din mag-yes upline kung yung upline mo, mas may laki pa kinikita kaysa sa'yo. Diba? Kumbaga, yung mga uplines mo, malamang sa malamang yan, yan yung mga may resulta, yan yung mga talagang sinusunod ng system. At nag-yes upline lang din yan sa mga uplines din nila na malalaki din ang resulta. At yung mga uplines sa'yo, nag-yes upline lang din kay Sir Tom. So in short, para ka nag-yes upline kay Sir Tom.
Diba? Yun yung nare-realize ko. And sobrang, I learned it the hard way in such a point na talagang binaba ko talaga yung, kinailangan kong ibaba yung pride ko, yung ego ko, no, whatever achievement that I have, because that's different from, ano eh, in Ifrin eh. Ang makagandahan pa yon, mas na-feel ko na, mas madali. Kasi pag nag-i-suppline ako, yun na yun, di ba? Hindi ka naman papabayaan nila upline. Di ba? Uh-huh. Yun yung na-realize ko, di ba? Parang hindi ka rin naman papabayaan. Kapag takot ka mag-guess upline sa bagay na pinapagawa nila, di ba? Ano, kumbaga, i-assure mo na sa sarili mo na hindi ka nila papabayaan. Kasi, yes, upline ka, susunod ka lang sa system. Di ba? Eventually, makikita mo, ay, eto na pala yung kinikita ko, katulad na rin nung that time na kinikita nila up. Diba? Ganon siya. And yes, upline talaga. And number two, yung mga matatagal na pero until now, hindi pa rin umahataw is, again, kumbaga parang ihaton nyo na. Huwag nyo na kayo magantay kasi mai-invite at mai-invite namin yung mga friends nyo. Diba? Gusto nyo ba yun? Kapitbahay mo, tas downline ko? Or kunwari, di tayo magkalinya? Diba? O kaya downline ni upline siya? Diba? Ang sakit nun. Naranasan ko yun eh. Diba? Na yung mga friends ko na takot akong invite, yung parang, ay, baka hindi to sumali to, ay, kasi ganito, ganyan. Ayun, napunta sa ibang team. Sasali rin pala sila. Napunta lang sa ibang team. Yun nga lang, mali ko, hindi ko kasi in-invite. Diba? So good lang. Strike anytime, anywhere. Diba? Kumbaga parang, of course, with the right system, diba nga yung, ano pa rin, yung 3S pa rin, yung SIPAG sistema, tsaka servisyo. Diba? I'm sure yung mga uplines dito, alam naman na kasi, apply na rin ako. Kumbaga parang madali na lang kasi copy system. Mas madali kapag you just learn to let go and to let God and you know, just copy the flow, just copy the system na lang, 'di ba? Again, hindi ka papabayaan ni upline at since nasa iFern ka na, basta sundin mo lang, guaranteed 'di. Guaranteed na yung kinikita ng mga uplines natin ngayon, eventually ikaw na 'yon. Kayo na 'yon, no? So, 'yun lamang po. Ayan. So, thank you so much, Upline Karen. So, grabe. So, take it from our field manager, Upline Karen Akot. So, yes, upline lang daw. Yes, sumunod ka lang daw. Yes lang yan, yes sa upline. Kasi, magugulat ka na lang, you will become kung ano yung nangyari kay upline. Kasi, sumusunod ka. Ayan. Yes. Kasi, mga hindi nag-yes upline dyan, you will learn it in the hard way. Sabi niya, upline ka rin. Yun! Okay? So, dapat, yes, upline ka lang. Huwag na yung marunong ka pa, pakikipag-debate ka pa sa upline mo. Diyos ko naman po. Diba? Nako. So, marunong na lang. Nako. You will learn it from the hard way. So, yes. Take it from upline, upline ka rin ako. So, huwag niyo na magagayahin yan. Okay, so upline Karen, grabe, thank you so much. Thank so, you upline Shan, it's a privilege. Very, ang ganda lang ano natin. Sobrang dami namin natutunan sa iyo. At the same time, we were inspired, you know, na-inspired kami. Imagine mo, sa ganda niya yan, di ba? Ni-let go niya yung pride niya. Oh, so, grabe ah! Lakas mo! So, di ba? So, sa mga boys dyan, sorry po, hindi na po siya pwede. Okay? Okay, Apay Karen, thank you so much. Thank you po! Yes, one of the ang iPhone millionaire natin from yes. Global. Right now, in iPhone, millionaire na, okay? Field manager, and again, more millions to next MMC na eh, multi-millionaires club na. So again, Upline Karen, congratulations. Thank you po. Time, yeah. So papa yun naman type 7 kay Upline Karen. Inspired ba kayo? Yan. So just plug in the system, di ba? Hindi mo na kailangan maging magaling. Plug in ka lang dito. Alright, so sa second natatawagin ko, so grabe to. Nakasama ko rin sa previous company. Napakagwapo nito. Sobrang gwapo. And he's earning good. One of our field vice president and going to SFBP na, senior field vice president. I think tinamaan na ata. And one of the car club of iFern. Okay. And then, grabe, earning 200,000 plus monthly. Consistent top distributor. LV club. Okay, Louis Vuitton Club. Ayan. Okay. Okay, siya mo. Okay. May palit pala na speaker.
Okay. So, ito wala yung ano ko, ang second speaker, sorry. Ito yung direct upline ko. Ito yung mga nangulit talaga sa akin ng Toto. So, good news. Grabe po to. Siya na po mag-i-explain ng kanyang papakilala ng background niya. And he's already one of our field manager, going to field vice president na po itong upline ko na to. And at the same time, LV Club, okay? Ifern Jordan Hypebeast Club, okay? Mga ganun tayong club dito. At the same time, he's one newly, okay? Member po siya ng Ifern Rolex Club member. So let's give it up to upline, Chad Cornelia. Yeah. Yes! Ay, fantastic morning po sa inyong lahat. Yes, ayun. Yon. Yan, yan. Apply, bumati ka muna. We have for our 224,000. Sa 224,000 viewers natin, yes, at participants, I want yan to say good afternoon, good evening, good day, and ay, fantastic morning po sa inyong lahat. Grabe, super excited ako para sa inyong ngayong araw na to. Yon. Hello sa Supreme Achiever, Supreme Knights, sa lahat ng Supreme, hello po. Ayan. Ang pogi ng upline ko. So, grabe, iba pala yung aura. Mainit lang. Naka-Rolex. Iba. Ano la, upline. Upline, laging nang nangangati yung braso ko dito. Nangangati para na braso mo. Malapit pa rin nangangati na siya. Gwaga. Bagong Rolex. Okay. So guys, mga first-timer dito, para makilala niyo po si Upline Chad. So Upline Chad, share ka naman ang konting background mo sa kanila. So sino pa si Upline Chad Cornelia dati? Yan. Okay. Ulit, hello po sa inyong lahat. Kung may undergrad po dito, congratulations. Welcome pa rin kayo kay Ifern. Bago ko na-encounter ang ganitong klaseng industriya, undergrad po ako. Second year lang po inabot ko kasi apat na beses ko inulit. Kung familiar kayo sa repeater, ano po yun? Minaster ko yung pagiging repeater ng second year high school. Ganun po ako ka-boplex. Alam niyo naman yung boplex, di ba? Yung miski pumasok, miski pumasok sa school, walang pumapasok sa utak. Ayan, typical na boplex. Kaya I decided sa bilyaro na lang tumambay. Mas madaling tandaan kasi yung ano eh, yung bolan ng bilyar. Ayun, tapos after nun, ang dami kong pinasok na trabaho. Nag-waiter, nag-service crew po ako ng Greenwich. Dinaya ko pa po yung cert, ano, yung diploma. Nag-ano pa po ako, nag-daya pa ng diploma para maka-apply sa Greenwich. Alam niyo po yung Greenwich? Yung ano, yung service crew po ako ng Greenwich, yung pizza. Ano po yun? Dispatcher ako ng pizza. Grabe. Ano yun, ganun po yung background ko. Tapos hanggang sa ina-encounter ko, sabi ng mom ko, anak, ang dami mo naman pinapasok na trabaho, why won't you try yung ginagawa ko? TVCs, TV commercials. I design TVCs, I design TV commercials. Ang last project ko, bago ko na-encounter yung gantong industriya, kung familiar kayo yung commercial na, uy, ang ganda naman ng relos mo, pa-burger ka naman. Burger, burger. Yung McDonald's na commercial, I designed that one. Chad, bakit ka naman umalis doon? Wow, hindi eh. Bawal daw masyadong cute eh. Kaya bawal masyadong cute sa commercial. Sa doon kami sa likod. Kami yung mga reason bakit may setup sa studio. Alam mo yun, yung bangko, studio pag mumukain namin, bangko, studio pag mumukain namin, Enchanted Kingdom. Ganun po yung trabaho namin. Tapos na-encounter ko yung previous company. Kasi I was praying, sabi ko, sa pagiging empleyado kasi tapatan tayo, it's not fair. It's really not fair. Nandun talaga yung mararamdaman mo, shucks, bakit ako naman yung nagpupuyat? Bakit yung boss ko mas malaki income? Di ba? It's fair na unfair. Eh, gets? Nakapagtapos siya eh. Nakapagtapos siya, ako hindi. Ayun, kaya nga nang na-encounter ko yung previous company, grinab ko kagad. Ayun po, dun po kami magkakasama nila, upline siya. 11 years po kami doon. Buong family namin doon, Millionaires Club, Global Ambassador, and nalubog sa utang. Kaya andito po kami kay Ivern. Lubog talaga po kami sa utang. Nalubog kami sa utang. Totoo po yan. Ayan.
Yan upline. Yan yung background to. Yan ang background ni upline, di ba? Upline, ang dami kong pinasok. Bahay na lang nila, hindi ko pa napapasok. Okay, so yun. So, sobrang ano din sa ang background ni upline chat. Yes, magkasama kami sa previous company. 11 years po sila doon. Yan. So, kumita lang naman. Kumita lang sa AIM Global, pero hindi naman talaga yumaman. Kasi, yes. Iba pag yung nagtuturo talaga legit na mayaman. Kaya sa mga first time dito na first company si iFern, ako grabe. Talaga hindi ka lang kikita kay iFern pero yayaman ka pa pag tinuloy. Yes. Pa. Yeah, pero apa yung gusto ko lang malaman ha. So paano ka pala paano mo nalaman si iFern? Okay, and paano ka naka-join kay iFern? Paano ko nalaman? Nalaman ko because of upline Mike. Kaibigan namin si upline Mike dun sa previous company. Parehas kami, ano po kami, matatawag nyo kaming leader. Pero struggling networkers. Mukhang gwapo, mukhang mayaman, pero kumakain kami sa sisiguray. Masaya na kami nun. Alam mo yun, mag-ahati pa kami minsan ng mga downlines ko, isang sisiguray. Ganon yung mga pinagdaanan namin. Si Upline Mike, nagsawa na sa ganong lifestyle. Nagsawa na sa ganong lifestyle. Tapos, he decided to join iFern. Kaya nag-decide, alam mo yun, nagsabi pa nga ako sa grupo ko, nandito yung ibang downlines ko, nakikinig ngayon. Remember, nang umalis si Upline Mike sa AIM Global, sinabi ko, uy, block niya si Mike Yulo. Block and unfollow niyo. Doon ko nalaman si iFern. Nagpa-member ako kasi, grabe, 5 months lang, iba na lifestyle ni Upline Mike. Doon sa previous company, 3 years bago, 3 years before lumipat si Upline Mike, may utang si Upline Mike sa kapatid ko, almost 90,000 pesos. 3 years na tinatrabaho sa kabila, hindi niya mabayaran, ni 5,000, hindi. Pero dito kay iFern, 5 months pa lang ginagawa ni Upline Mike, tinawagan niya si Nico, Nico, bro, meet tayo, magbabayad ako ng utang cash, 80,000 plus, ika-cash. Doon na, nawindang kami, sabi ko tayo, lumulubog sa utang, si Mike Yulo, nakakapagbayad ng utang. Doon, yun. Tapos, that was December. Tapos ng December, nagpaplano na kami. I'm talking to my leaders. Kinakausap ko, bro, may nakita ako, mas cheaper na produkto, mas stable, mas legit yung may-ari. Napag-aralan ko yung marketing plan. It will last 30 years or more na marketing plan. The numbers is good. Silipin natin. Ayun nga. Nagpa-member naman ako. Ginawan ko rin ng paraan. Guys, remember di sabi ko kanina, lubog po kami sa utang. Totoo po yun. Hinahabol nga po kami. Alam mo yun? Maano yun? Totoo po nalubog kami sa utang. Kasi nga, ang ganda ng lifestyle namin, kumita kami. Kumita kami ng malaki doon nang hindi pa nagbabago yung marketing plan. Eh, nagbago yung marketing plan. Yung lifestyle namin, syempre, nagbabayad kami ng kotse. Nagbago yung marketing plan, bumagsak yung income. Yung lifestyle, nasa taas. Paano kami magsusurvive? Utang. Para kaming naging empleyado, umiikot lang sa utang. Yun yun. Kaya nang nakita ko si iFern Upline, yan. Thank you Upline Mike Sarilo. Nakita namin si iFern, nakita namin si Upline Mike nakapagbayad ng utang. Sabi ko, kaya natin yan. Na-challenge po kami. Kaya natin yan. Kung si Upline Mike mag-isa umalis sa iFern, 5 tayong tatlo kami magkakapatid, mom and dad ko, asawa pa ng kapatid ko, mas kaya natin. Yun yun. Yun yun. Nang nakita ko, ginawa ko po ng paraan. Pinangutang ko po. Pinangutang ko yung pang membership ko. Yes. Kasi wala naman ako pang member. Ang unang account ko, 3 accounts po. And then? 3 accounts. Premium. Premium account po yun. Tapos upgrade na lang sa premium plus. Tama ba? Nag-upgrade na lang. Bago may pumasok na ibang tao, nag-premium plus ako. Ayun. Yan. Tapos wife ko, naka-premium plus na rin upline. So, bakit upline premium plus? Una, nakita ko yung potential. Kasi nga, sa previous, alam mo yan, sa lahat ng network marketing na inaral ko, talagang pag naka-multiple accounts ka, panalo ka. Ayun. It is faster, mas malaking income, mas malaking ano mo yung mas madaming income ang papasok sa iyo compared dun sa isa lang account. Super importante ng premium plus. Kaya bago may pumasok na ibang tao katulad ni Upline Chan,
nila Upline Bob, yung mga nanditong downlines ko, nag-Premium Plus po muna ako. Kasi alam ko yung potential. Alam ko yung potential ng Premium Plus. Grabe. Yun. Thank you so much, Upline Chad, sa pag-share. So, nangutang po siya, guys, ha. Lubog din sa utang, pero ang solusyon, utang din. Diba? Yes. Yung mga natatakot dyan na mangutang. Meron kasi minsan, eh, na natatakot silang mangutang. Hindi daw nila, di daw sila sa rin mangutang. Mga ganun ba na mga prinsipyo? Okay. Tandaan nyo, guys, yung mga yung maman nagsimula din sa utang. Kaya walang masama. Pag mangungutang ka, pero ipang ninegosyo mo. Pero kung nangungutang ka, pag bibili mo ng cellphone, ay talagang hindi walang di gagawa ng pera yun. Yan. So, yun. Upline. Gusto na namin malaman para saan mo ginagawa si iFern. Yan. Number one, yun nga, to prove myself and to prove people around me na nagsasabi, wala kang mapupuntahan, undergrad ka. Wala kang mapupuntahan, Boplex ka. Yes, totoo po, Boplex po ako dati, pero ngayon naka-Rolex. Yes, pinasok ko lang talaga. Pero pinaka-reason ko talaga to prove myself na I can be rich, I can be successful regardless kung anong background ko. Yes. Siyempre, pangarap din. Yung pangarap na, alam mo yun, bago ko pakasalan asawa ko, ang dami kong pangako sa kanya eh. Dito ko kay iFern tuto pa rin lahat. Tapos third, para sa mga grupong naniwala sa akin, mga taong sumama sa akin, like Upline Sean, Upline Bob, para sa kanila naman. This time, sabay-sabay tayong aangat. Yan, katulad nila Upline Wena. Sabay-sabay tayo aangat dito kasi super ganda ng marketing plan. Yan, Upline. So, thank you so much, Upline Chad. So, yun. Yun yung reason niya kung bakit siya. So, napaka-swerte, okay? So, kumbaga sa mga leaders ni Upline Chad. So, talagang ikaw na lang ang kulang, yun, leaders, no? Pag hindi pa sila tumabaho talaga, talagang kasalanan na nila. Tama. So, anyway, thank you, Upline Chad. Napaka-swerte naman ni Anne. Grabe, tutok pa rin yung pangarap na kasal dito. Aks! Ano, hindi, bago kami ikasal, ang dami kong pangarap sa kanya. Yeah. Ang dami kong pinangarap na ngayon, dahan-dahan ko nang nakukuha because of Fiverr. Yes, ang sweet naman, di ba? Ang sweet naman. So, sa mga babae dyan na gustong, ano ha, hanap ko yung mga taga-Fiverr, joke lang. Pag-iro lang. Ama. Sabi daw ni Apply, ano, baby na lang ang kulang. Yes. Parating na yan. Madami naman akong tinatawag na baby sa buhay. Joke lang. Mag-iFern na. Kaya sa mga ano dyan, mag-iFern na po kayo. Okay. So last question, Upline. So what is your best advice sa mga participants natin ngayon? Both members and non-members. Okay. Simulan ko dun sa non-members. Guys, alam ko nagdududa kayo. Do it with fear. Simulan nyo kasi hindi maaalis yung fear nyo hanggat hindi nyo sinisimulan. Simulan nyo kagad, nakita nyo yung magandang opportunity, do it now. Kailan nyo ba gustong umaman? Next year o ngayon? Di ba ngayon? Decide now. Create your future right now. Create your future by doing action right now. Yun yun. Tapos if you're going to join, go with Premium Plus. Kapag wala kang pera, gawa mong paraan, miski standard, ang importante, nakaposisyon ka. Totoo po, sabi ni Upline Karen, mabibilis po lahat ng tiga iFern, lalo na yung Team Supreme. Huwag mong antayin, magulang mo, uuwi, may dalang package, ikaw nagdi-decide ka pa rin. Huwag mong antayin, yung kapatid mo, uuwing may package, ikaw, papayin ka pa lang. Na pwede naman ikaw yung mauna. Pero ngayon, didikdikin ko kayo, go with Premium Plus. Iba po yung Premium Plus. Isipin mo, first 10 days, kumita na ako ng 70,000. Hindi ko na-experience sa previous company yon. Grabe, yan. Dito, grabe. Grabe talaga, Premium Plus is the answer. Premium Plus is the key. Yun talaga. Kasi ang standard, para kang, alam mo, magsasalo ka ng tubig, para kang nakabag. Yes, may masasalo ka. Para kang nakatabo. Yan. Ang Premium Plus, ay ang premium, para kang nakatimba. Para kang nakatimba. Pero ang Premium Plus, para kang naka-swimming pool. Ganon kadaming tubig, ganon karaming pera papasok sa'yo. Di ba? Same effort, iba resulta. Yan po yan. Ganyan po yung difference niyan. Ano ba gusto nyo? Tatlong taxi? Pitong taxi. Di ba? Pitong taxi.
Same as well, parang nag-franchise ka rin ng maraming taxi. Ganun lang po kasimple. Kaya sa lahat ng first-timers, consider nyo, pangarapin nyo mag-premium plus. Trabawin yung premium plus. Pag wala ka pang pang-member, gawa mo paraan kagad yung 8-5. Yes. Pang-member ka kagad. Sa mga members naman dito, eto yon. Sabi nga ni Sir Tom, huwag ka maging komportable kung nasan ka ngayon. Don't be complacent. Totoo yon, guys. Don't half-ass it. Sabi nga ng mga Americans, huwag yung urong-sulong. Hataw kung hataw. Member ka na eh. Totoo rin yun. It goes with you then, guys. Kung kapatid, kung papetiks-petiks ka rin, mauunahan at mauunahan ka sa prospect. Kung ikaw nag-present ka na tapos hindi mo finalo up, I believe me, sa iba pa magpapamember yan. Huwag na kayo magpapetiks-petiks. Andito na yung opportunity. Remember, nagawa nga ng dating Bowflex pero ngayon naka-Rolex. Yeah. Di ba? Nagawa nga ng undergrad eh. Nagawa nga ng undergrad na alam mo, hindi alam kung anong patutunguhan. Correct. Tapos yes, upline. Yeah. Yes, upline lang tayo all the way. Sa lahat ng mga members dito na gustong magsimula, mag-refresh ulit. Sa mga wala pa masyadong resulta, ang sikreto is yes, upline lang. Yes, upline. Tapos pag nagpatawag ng meeting si upline, drop everything. Yes, upline nga eh. Hindi naman tayo liligaw ni upline. Hindi tayo liligaw nila upline, Mike. Mga uplines, yung mga tao nag-invite sa inyo. Remember, ang pakay namin dito, payamanin kayo para umaman din kami. Di ba yun yun? Kaya wag mong isipin yung ano. Wag mo muna isipin yung ego, yung pride mo. Basta, yes, upline. Pakinggan mo si upline. Pag si upline, Mike, nagsabi, tumalun ka, ang sagot dapat, upline ilan beses at gaano kataas. Yun yung yes, upline. Anong floor ako tatalon? Mula hanggang anong floor upline? Saan ako tatalon? Yun yun. Commit ka muna kay upline. Commit ka muna. Alam na mga uplines at mga nag-invite sa inyo anong gagawin. Just say yes. Yun lang. Yun lang naman gusto kong bilhin, upline. Mag-premium plus yung mga non-members, yung mga members na huwag niyong antayin. Ma-recruit namin yung mga loved ones yung sa buhay. Member na kayo, tapos sa iba pa magpapamember, mga kamag-anak, kaibigan nyo. Totoo po yun, masakit yun. Pero sasabihin mo kay upline, okay lang upline, babawi na lang ako sa iba. Hindi siya okay, masakit yun. Huwag kayong patulog-tulog. Ang bilis namin dito kay iFern. Yun lang. Yun. Thank you po sa lahat. I hope na inspire ko kayo. So, yun. So, congratulations, upline Chad. Thank you so much, ganun. So, grabe. Flex mo nga muna. iFern sign mo tayo sa, ano, sa bagong Rolex. Yes! So, Rolex. So, she's one of the iFern Rolex Club member already. Yan. So, sino ba gusto magka-Rolex dito? Type yes. Diba? Kung nauna si upline, may kasunod yan. Si downline or si leader. Yan. Sigurado yan. So, yes. Sobra. O dami, no? So, kasi daw yung Rolex daw, ano eh. Yun daw yung hindi daw tinitignan ang oras. Sabi ni Sir Tong, ang pag naka-Rolex ka daw, it symbolizes your status sa buhay. Yoy, grabe. O, diba? Pagtitingin daw sa ng oras sa cellphone lang. Yan. So, sa mga paguhan dito, take it from upline Chad. So, dapat nag-yes upline ka lang lagi. At the same time, wag lang don't settle for one account standard premium kasi ang iba kasi nag-hold back yan, upline Chad, no? Pero kung tatanungin mo, anong gustong kita? Maliit o malaki? Gusto naman malaki. Anong gustong ang commission? 500, 3.5, gusto naman 3.5. So, kung gusto mo kami ng malaki, gusto mo ng 3.5, dapat ikaw mismo naka-premium plus ka. Hindi mo pwede ipagawa sa kaibigan mo mag-premium plus kung ikaw mismo hindi premium plus. Tama-tama. Yan. Kaya kung gusto mo, kumita at kumita na mabilis at ng malaki dito kay iFern, dapat una pa lang. Tama na ang sinalihan mo. Tama na yung product or package na kinuha mo. So, premium plus. Kasi kung anong ginawa mo, gagayahin ka. Yan. So, yun. And last na ako kay Upline Chad, huwag ka matakot. Diba? Gawin mo lang. Don't let go of that fear. Sumubo ka lang kapatid. Walang mawawala. Okay? Kasi dati na rin walang wala. Bakit pa hindi ka masakit? Tama. Okay? So guys, again,
mainly ano, type 7 sa lahat dyan para kay apply in chat. So virtual club, grabe. So apply. Pa-shoutout lang ako kay Noah Ingrasha, prospect ni Upline Bob. Yun lang. Thank you. Thank you, Upline. Yun. So, thank you so much, Upline Chad. Grabe. So, type 7 po tayo. Thank you, Upline Chad, sa time na binigay mo. Yan. So, natuto ba kayo kay Upline Chad? Type yes nga kung natuto kayo. Yes. Type yes. Yan. So, ngayon, we're going to sa last speaker natin. Okay? Okay, ang last na speaker natin, grabe to. He's the brother of ano yung kausap natin bago lang, yung guest natin. So magkapatid sila. No. Ngayon, itong taong tatawagin ko is one of the field vice president already, I think. Tinamaan ata ang SFBP. So, ito malupit is one of the car club of iFern. iFern Car Club, iFern Luxury Watch member already. He's wearing like 400,000 Panerai na relo. Grabe yun, ha? Panerai yun, like 400 mile yun. And then, consistent top distributor of iFern. Kumikita ng 200,000 pataas. Okay? Malungkot na to pag 150 lang. Okay? So, grabe tong taong to. So, at the same time, gwapong-gwapo din to. And yung wisdom, kailangan niya pakinggan ng taong to kasi yung wisdom niya hindi tugma sa kanyang edad. Oh, welcome. Upline Nico. Lagi na lang yun ang intro mo, bro. Ano ba edad ko? Okay. Hey, guys. Thank you sa introduction, coach. Okay, so, hello, everybody. Mali at natawag mo sa akin, Upline. Hindi coach, wag coach, Upline. Upline. Okay, Upline, so, Sean, thank you. Yeah, so batiin mo muna Upline Chad yung mga Upline Nico. Bati po ako sa inyong lahat diyan, mga nananawagan. Welcome po sa inyo, mga Supreme Team Money Making Machine, sa Supreme Achiever, Supreme Knights. Welcome din sa Supreme 100. 'Yan yung new line ko. And may direct ako ngayon, may new team ako di-develop ngayon kay Coach Greg. Coach Greg kasi coach siya sa badminton. Okay, so yan. So welcome, Coach Greg. Another group yan. So thank you. Welcome sa everybody. A fantastic morning, Upline. So anyway, Upline, so tuloy na natin to. Okay lang ba, Upline, malaman sa mga paguhan natin na hindi ka pa kilala, syempre. Gusto lang nila malaman kung sino ba si Nico Cornelia dati. Si Nico Cornelia dati ay sobrang hirap ng buhay. parang nakakakain naman po kami ng tatlong beses ang araw. Yun yung mga elementary days, high school days. Pero nangungutang. Okay. Ito yung mga hindi nabanggit ni Chad. Kami po, lubog sa utang. Dati pa, hindi naman bago. Ano mo yun? Ako kasi yung pinaka-runner nila. Kasi pangalawa po ako eh. Siyempre yung panganay, hindi mo mauutusan yan. Yung bunso, hindi mo mauutusan yan. So yung yung gitna, utusan yan. So ako yung runner. Ako po yung pagkailangan ng isang kilong bigas, kailangan ng maling, sardinas. Yan po talaga. Lahat ng kapitbahay na may tindahan, kilala po ako. Minsan po, papunta pa lang ako, nagsasara na eh. So, iwas na iwas. Buhay namin, hindi kami... Pagdating ng college days, pagdating ng mga college, yan po yung mga panahon na paisa-isa kami nag-aaral. Lalo na po yung panganay. Siya muna nag-aaral, tapos kami tigil. So, ako po, hindi na po ako nakapatong at hindi na ako naka-experience ng college. Okay? Meron akong mga vocationals na course. Okay? Pero walang degree. Tapos, yun. Until alam ko naman na hindi magiging maganda ang buhay ko pag hindi maganda yung income ko. Alam ko naman po yun. Bata pa lang ako, nakikita ko na kapitbahay namin may kotse, nag-ibang bansa. So, what's the difference? Sabi nila, mag-aral na maigi para daw gumanda yung trabaho. Eh, hindi naman po ako ganun katalino. Kumukopya po ako. Ano mo yun? Ako yung tipong
Ako po yung tipong pasang-awa, laging 75, 74. Yan. Yan po ako. Until to the point na lahat ng gusto kong gawin, hindi ko magawa dahil nga lack of money. Kayo po, kung kayo po naka-experience ng lack of money, na Pilipino tayo, we have that sa buong family natin. Pag kulang, hindi nagagawa yung gusto. Kaya nga po, pagkatapos po ng high school, ng graduation, graduate ko ng high school, yan po, actually, nag-graduate ako ng high school pero wala akong diploma kasi may utang pa ako ng high school. Yun yung school namin dati. Yung pag may utang ka, hindi ka makakuha ng diploma at hindi ka makamarch. Diba? Yun ang masaya dun, nagmamarch ka eh. Hindi po ako nakapagmarch kasi may utang pa ako. So yun yung malaking hindi ko nagawa. Tapos after po nun, trabaho agad. Nagtrabaho po ako. Kung si Chad po si Chad, yung brother ko po, nag-service crew. Ako naman, nagtrabaho ko as a production design agad. Nag-assistant agad po ako sa paggawa ng commercial, pelikula. Yan, assist lang. Until lumago na at gumanda yung income. Pero hindi pa rin enough. Until 17 years old, naka-encounter ni daddy at ni mommy ang company, first company namin, Forever Living Products. Kung kayo po, alam nyo po yan, yan po yung mga unang panahon pa. That's 23 years ago. 23 years ago, we started our journey in multi-level marketing and networking. Pero ang mas seryoso, parents ko. Ako, hindi. Pero nung ko na-discover about networking, yan. Yun po yun. That's 22 years ago. Yan po yung naging background ko. We fell in love with the system, with the strategy of multi-level marketing na pwede ka palang yumaman kahit wala kang, hindi ka nakagraduate or hindi masyadong maganda yung contacts mo, yung mga tao mo sa paligid, hindi masyadong mayayaman, pwede ka pala yumaman. Yun. So yun pala yung pinaka-idea. Kahit bobo ka sa school, kahit marami kang utang, tapos hindi maganda yung connection mo, pero sa multi-level marketing, especially kay iFern, pwede ka pala talaga yumaman. Yun yung nakita ko. That's 22 years ago. Until now, syempre, iFern. Ina po yung background ko. Yun. So, grabe. So, yun po yung background ni Upline Nico. So, ngayon naman, Upline Nico, gusto namin malaman kung paano ka ba na-invite dito sa iFern and paano ka naka-join? Yung invite, walang hindi sinasadya kasi sabi nga ni Upline Chad kanina na si Upline Mike Yulo yung nag-invite po sa akin. Friends po kami niyan since 2015 sa Nigeria. Okay? So from Nigeria naging ano po kami diyan, naging roommate. Okay? And nakita ko kung gaano ko paano siya magtrabaho, nakita ko kung gaano kamahal niya yung family niya, so, nakita ko gaano siya ka-devotion kay Christ. Sabi ko, etong taong 'tong gusto kong sundin. Ito yung taong 'tong gusto kong samahan. Okay? Syempre pag nasa ibang bansa ka, maraming kang pwedeng maging grupo, maraming kang pwedeng maging ma-influence. Pero sabi ko, kung meron akong taong gusto ma-influence, gusto ko si Mike ang mag-influence sa akin. Yun yung nakita ko that time. Tapos, yun nga po, nakita ko na apat yung anak niya. Imagine niyo po yun, mas matanda pa ako kay Upline Mike. Pero apat na yung anak niya. That time, single pa po ako nun. So, I saw the struggle. Kaya I saw the opportunity then to help. So, yun po, nag-start po yung utang, nag-offer ako to help para pang mantin ng bahay, pang bayad ng ganito, pang ganyan-ganyan. So, yun po, umabot po ng almost 80 to 90 yung utang ni Upline Mike Yulo before. Until umalis siya ng iFern ng 2009. Ay, umalis siya ng AIM Global ng 2019. So, dun na po yun. Yung umalis siya, medyo kinabahan ako, makang hindi na makakapagbayad to kasi umalis na. yun po yung nangyari. So, akala ko hindi makakapagbayad. Pero syempre, ako naman, okay lang. Hindi ko naman, parang that time, hindi ko kailangan ng money. So, sabi parang sa akin, okay lang kasi kusang loob ko naman binigay eh. Ano mo yun? Hindi naman siya namilit. Ako mismo nagkusa. So, sabi ko, okay lang. Bigay ko na lang kung kailan maluwag, whatever. Go lang. Ganun lang po ako. Tapos, sabi ko nga, 2019 siya umalis, di ba? So that's almost 3 years na hindi niya ako nababayaran. 2019, lubog na kami sa utang noon. Yun yung kinikwento ni Chad. 2019, medyo struggling na kami sa finance. Kulang-kulang na yung babayaran namin. Hindi na enough yung
yung mataas na yung gastos ng bahay, kotse, etc. kaysa doon sa income. Doon do po dumating sa point na nakapag-member ako kay iFern. Dahil, sabi ni Upline Mike, simple-simple lang sabi sa akin, Upline Sean, ang sabi sa akin is, Nico, magbabayad ako ng utang, pero yung three accounts, parang that's 25,500, pasok ko sa iFern, sabi niya. Sabi ko, ayaw. Ayaw ko. Pero syempre, may tiwala naman ako sa kanya tsaka kaibigan ko siya. Sabi ko, pwede okay lang ba one account muna, standard muna yung register mo, para iniisip ko noon para lang makatulong sa kanya. Kasi ano mayon, syempre kaibigan mo, parang support na lang. Tapos the rest of the money kunin ko, kasi kailangan ko nga ng money. Kailangan ko ng pera. So ako naman, not knowing na I'll be doing iFern, na wala talaga sa loob ko kahit 1% na gagawin ko si iFern that time. Iniisip ko lang na tulong lang kay Upline Mike para magpa-member lang ako. Ganon. So after ilang months, never ko talaga siya pinansin. Tapos by December, doon kami nagkita. Tapos nakompleto niya yung bayad niya. Tapos nakikita ko yung post niya, ang laki ng income. Doon po ako nabuang. Kasi nakita ko po yung struggle ng life niya. Pero ngayon, yung December of 2019, ang ganda na ng income, ang ganda ng kotse, ang ganda ng relo, ang ganda ng forma. Sabi ko, may pera talaga to, nakapagbayad ng utang eh. So doon ko po nabuksan yung isip ko to listen and to watch the presentation of iFern RBA. Nagkita po kami sa SM South Mall. Yun po ang nag-join. Nag-join ako. Sabi ko nga, lubog ako sa utang. So nag-join ako, nangutang ako. Okay, nangutang ako ng almost nasa family package na rin. Almost nasa family package na rin ang inutang ko. Pero hindi siya premium plus, parang premium, tapos naging standard, tapos premium plus, tapos premium. Until within a week, nabuo ko yung family package na puro utang. Yun po yun. Naging utang, yung 297,500, if I'm not mistaken, so 300,000 ang inutang ko. December, January, tapos February. Pagating po ng March, yung first check ko, umabot ng 200,000. Ngayon po kay iFern, almost 3 million na ang kinita ko. So almost 1,000% ng nilabas kong pera bumalik na. Ganong kagaling si iFern. Ganong kagaling ang sistema ni iFern. Ayun po ang reason kung bakit ako nakapag-join. Umutang. Utang lang. Sanay ako sa utang, coach eh. Sa Upline siya. Hindi mo bago sa utang, Upline. Oo. Bata pa lang. Sabi ko nga sa'yo, bata pa lang ako. Ako na yung runner para mangutang. Kaya wala na problema sa akin. Pag-join. So, guys, yun pala yung background. Si Upline Nico po pala. If you know Upline Mike Yulo, Upline Nico is isa sa mga pinangungutangan natin. Diba? Sobrang grabe turnaround, no? So, grabe. Turn around, so you will never know, di ba? You ang blessings pag dumating. When it rains, it pours. It pours. Diba? When it rains, it storm. Kaya kung ikaw, nadadanasan mo na ngayon yan, ng ganyang feeling, huwag kang mawala ng pag-asa. True. Kasi, ito yung nabasa ko sa libro Think and Grow Rich, ha? Opportunity comes when the time nalubog ka na. Yan. True. Tandaan nyo lagi yan. Ang opportunity daw, dumarating yung tipong walang-wala. Yan. Hindi po daw siya dumarating na nasa taas na point ka. Nasa pinakamababa ka. Yung tipong ayaw mo na, gusto mo na mag-suicide, wala lang kwenta buhay ko. Yan. Yung opportunity pong dumarating. Kaya kung ngayon dumating si iFern sa'yo, Diyos ko, ibig sabihin niya, yaman ka ng todo dito. Kagaya ni Upline Nico. Yun. So, Upline Nico, gusto natin malaman bakit ka pala nag-join and para kanino mo ginagawa ito. Bakit ako nag-join? Kasi career na lang namin to. Mga uplines, mga first-timers, kung kayo po first-time mag-network or mga timers na kayo or meron kayong experience sa networking. Kami po, since 17 years old and 23 years ago, naging career na po ng family yan. Especially nga sabi ko nga yung parents ko. Pero naging training ground ko yung experience nila that time. Pero
sabi ko nga, the reason why I'm doing it, kasi nga, nakita ko yung opportunity that you can help people, ordinary people, to earn big. Kasi sa trabaho mo, nakafocus ka sa sarili mo eh. Sweldo mo, oras mo, tama? Dito, you have the opportunity to help ordinary people, lalo na yung mga simpleng tao. Kasi kung meron ka naman pusong tumulong, if you have the attitude of helping people, attitude of teaching people, ito yung the best vehicle, the best platform is iFern. Kasi you will teach people, you will help people. Okay, so ako po meron akong ganong klaseng, gusto kong ganun eh, yung to help, especially yung alam ko, yung wisdom ko, yung skills ko, yung effort ko, yung time ko, I can help. So sabi ko, if I'm going to do iFern, ito yung pinaka-idea, yung pinaka-gusto ko. In the same time, ayaw kong tumanda na umaasa sa mga kapit sa kapatid, sa kamag-anak, tsaka sa anak. Kasi nakita ko rin po yung surroundings natin. Tignan nyo po yung sa paligid nyo. Karamihan po ng tumanda ngayon, mga lolo at lola natin, pinagpapasapasahan. Diba? Yung si Tito, tumanda na, single si Tito, si Tita, single din, so parang ikaw na nag-aalaga, ikaw nag-aasikaso, di ba? Yung pagkulang yung pera, manghihiram, ganun. Ayaw ko po kasi ng ganun. Sabi ko nga po sa inyo, since birth, meron po ako experience na puro utang. Ayaw kong ma-experience ng anak ko yung na-experience ko ng bata ko. Kasi yun ang para sa akin is the true achievement. Yung hindi ma-experience ng anak ko, yung na-experience kong hirap. Ibang hirap yung daanan nila. Hindi yung hirap ko pa din. Ibig sabihin, wala nagbago sa buhay ko. Pinasok ko lang din yung hirap. So, para sa anak ko, para hindi nila ma-experience yung hirap ko, in the same time, para din sa akin, kasi ayaw ko umasa pag tumanda na ako. Okay? Ayaw kong umasa sa gobyerno, sa pension, ayaw ko pong umasa doon. Gusto ko, meron ako malaking savings, I have plenty of business, marami akong lupa, marami akong kondo na I won't, hindi ko papansinin yung pension or hindi ko aasahan yung mga pamilya ko, relatives ko, anak ko para alagaan ako. Okay? So kung kayo po, tatanda naman po kayo, kung kayo po hindi nag-worry about your future, about your retirement, about your pension, kung hindi kayo nag-worry, mag-worry ka na. Kasi yan po, lahat po tayo patungo dyan. Kaya dapat you need to prepare yourself right now. Yun po yung sa akin. Bait ako, nag-join kay iFern ko, bait ko ginagawa. Tama kasi, di ba? Meron pa na sabi niya, ayaw magnegosyo, di ba? Pero di nila alam, pagdating nila ng 60, pag nag-retire sila, magninegosyo pa din naman sila. Tama. Tama. So, relate ko lang din. I have noticed, lahat ng mga lolo ko dati, seaman, mechanical engineer, yes, they were good. They were one of the highest position. But at the end of the day, pagdating nila, pag-retired nila, nag-negosyo. Ito malupit. Tinaya lahat ng pera sa negosyo. Walang experience sa negosyo. Lugi din. Okay. At the end of the day, nakita ko sa kanila, broke pa din sila. True yan. Kaya diba, sabi natin, wag na tayo, bakit ko pa natularan yun? E di, ngayon pa lang, habang bata ka pa, habang may lakas ka pa, diba? Magnegosyo ka na. Habang may opportunity. O, habang may opportunity, sumubok ka. Di ba? At malay mo. Malay mo maging Nico Cornelia ka. Yung edad, hindi tugma sa kanyang wisdom. Okay, so apply Nico. So, last na to, okay. Anong matitips mo sa mga, ano natin dyan, sa mga both, members and non-members. Ano yung advice mo sa kanila? Non-members, maging member ka na. Simple lang naman. Okay, baka mas mahal pa yung cellphone mo dito sa entry fee or sa registration package ni iFern. Okay? So, gawa mo ng paraan kasi parang ako nga, sabi ko, sanay ako mangutang. Nangutang ako. So, ikaw, kung hindi ka sanay mangutang, di mangutang ka, this is the time for you to change something para magmeron din mabago sa life mo. Hindi naman siya yung parang mangutang ka ngayon ng para kay iFern tapos next month mangutang ulit kay iFern. Hindi naman. One time lang naman din kay iFern. Okay? So, hindi mo kailangan isipin na once naging part ka ni iFern, dun na sunod-sunod na po yun. Ngayon, sa mga members na, ang ma-advise ko,
syempre, if you started standard, dapat ang second step mo dyan is paano ko makukuha at mabubuo ang premium plus ko. Yun yung iisipin mo. At the same time, buhusan mo ng oras. Kasi naniniwala ako, kahit saan industriya ka, pag hindi ka nagbigay ng oras, hindi ka asenso. Okay? Especially, parang ako, nakita ko yan. Bakit kaya si Kobe Bryant ang galing? Bakit kaya si LeBron James magaling? Bakit si Michael Jordan magaling? Bakit si Steph Curry magaling? May difference. Kasi pare-pareho lang naman dalawa paa, dalawa kamay, dalawa mata, may bibig, may ilong. Di ba? Pare-pareho naman basketball player yung mga yun pag napapanood mo eh. Pero bakit meron magaling yung skills? Bakit meron mas magaling? Kasi they spend more time on training. They spend more time to develop their skills. So ikaw, member ka. Bakit kaya mamataas? Bakit kaya may top D? Bakit kaya may kumikita ng 100K? Bakit kaya may Zach Lopez? Bakit kaya may upline Mike Yulo? Bakit kaya may upline Angela Yulo? Kasi they spend more time training. They spend more time developing their personality, personal development, saka yung business development nila. So, ano ba difference natin? Dalawa naman paa, kamay, ilong. Pareho lang naman eh. Parang din sa basketball. You just need to spend more time knowing the system of iFern. Yun. Kung ikaw, reason mo, busy ka, wala kang oras, set your priority straight. Yun lang naman yun. Okay? So, members, non-members, set your priority straight. Dapat buhusan mo ng oras kung saan ka kikita na mas malaki. Yun lang naman kasimple ang buhay. Huwag mo nang pahirapan yung buhay mo. Simple lang. Okay. Yun lang po. Yun. Yon, so, grabe. So, yun. Thank you so much, Upline Nico. Sabi nga ni Upline Nico, bigyan mo ng oras. Yan. Sa mga hindi pa member, mag-member ka na. Yeah. Yung sabi nila. Sumubo ka na, kapatid. Walang mawawala. True. So, again, guys, let's have a virtual club with Upline Nico. Type 7 sa lahat dyan. Type 7 ka, so palakpakan naman namin. Virtual club for Upline Nico, grabe. Upline Nico, congratulations. Thank you so much. Thank you. Thank you sa invite. Very empowering na ano mo na message at the same time. We've learned a lot, marami kang learn yan. Flex mo nga muna, Upline. Mag-picture ka with your, ano, funny, right? At your... Yes, ayan. Picture tayo. Picture ka muna, Upline. Yan, nasan ba yun? Yun. Teka lang, more screenshot. Yan. Nakapanirahin. So guys, ayun. Narinig nyo na yung tatlong speakers natin. Upline Nico, thank you so much. Sa time thank you. Mo. Yun ngayon. And congratulations. Thank you po sa lahat. And maraming salamat sa ating tatlong guest speaker for today for our KSP. Okay. Arrivederci. Upline Karen Akot, field manager. Upline Chad Cornelia, field manager. And Upline Nico Cornelia, field vice president. So, we've learned a lot, sobrang daming natutunan, and guys, you have to apply all the learnings na natutunan niyo syempre. So, siguro tatlong bagay na natin doon kanina, ikukumpuni natin mga natutunan natin sa ating speaker ngayon. Unang-una, sa mga hindi member talaga, you go for it. Mag-member ka na, sumubok ka na, walang mawawala pag susubok ka. Dating walang-wala ka din naman. Huwag ka na maging choosy pa. Tama, gawa muna ng paraan niya. Lahat sila ng utang, wala din pera. Tama. And then, pangalawa, at the same time is dapat talagang you go for the premium plus, you go for the bigger one. Kasi parang yung effort mo, bayad ka ng todo-todo. Okay, don't just lang mag-join ka lang kasi naninigurado ka. Okay, 60,000 ang liit lang yan to start a business, di ba? Maliit siya pero ang kikitain mo naman sobrang laki. And pangatlo, you have to do the yes upline ka lang lagi. Okay? Encounter your, have a yes upline attitude sa ganitong negosyo. Kung baga, kung anong ituturo ng upline mo, sundin mo lang. Hindi ka tuturuan na ikakasama mo. Kasi kung ikakasama mo, ikakasama din ang upline mo. Tandaan mo lagi. And then, pang-apat is give time. Buhusan mo ng oras, bigyan mo ng oras, even part-time, laanan mo ng oras. Kasi, grabe ang ibabalik sa'yo dito niya. So, yun. With that, guys, thank you so much sa lahat ng umattend for our 200 plus attendees, 1,000, okay? So, hope to see you again in our next KSP. And we have 8 p.m. later, ha, guys? May 8 p.m. po tayo, RBA. So, attend kayo, maghakot kayo, okay? So, again,
Thank you everybody and God bless you all and to God all be the glory. Ingat po kayo guys.